Ay, magandang araw sa iyo. Ako nga pala si Armand Citro, isang online entrepreneur at author ng Pinoy Business Online Solution. At sa video na to, ituturo ko sa iyo yung how to face your dream stealers. Okay? Sa lahat ng ginagawa natin, kung isa kang entrepreneur, isa kang marketer, isa kang networker, okay? Maraming mga dream stealers. Okay? So, kahit sino na nasa industry natin, nararanasan ito. Okay? So, gusto kong ituro sa iyo kung paano mo i-face yung mga dream stealer na to para hindi ka mag-drag down kay at panghinaan ng loob. So stick to this video until the end. So unang pag-usapan natin, okay, yung class, dalawang klase ng dream stealers. Okay? May dalawang klase ng dream stealers na kailangan mo munang malaman, okay, bago mo sila i-face. Okay? Yung unang klaseng dream stealers, yung mga dream stealers na ayaw pa nilang mag-fail. Okay? Possible mga taong mga mahal mo sa buhay yun. Okay? Ayaw nilang mag-fail kasi akala nila yung ginagawa mo hindi mag-work. So, ayaw nilang mag-fail ka. Okay? Pangalawang klaseng dream stealers naman, okay, yung wala, gusto ko lang nilang mag-fail. Okay? Baka nayayabangan lang sa'yo, baka ayaw ng competition, okay, baka matalo mo siya, or etc. Okay, yun yung dalawang klase ng dream stealers. Okay? And, nung nagsisimula ako sa aking online business, okay, lalo na kung wala pang resulta, okay, wala pa akong resulta, okay, naranasan ko rin dun. And, una kong naranasan na yung mahal ko sa buhay na sinasabihin ako na tumigil na ako sa aking online business kasi wala naman ako nakukuhang resulta. Okay? Ibiruin mo, nasa, okay, pamilya ko na yung nagsabi na tumigil ako. Okay? And, yung ginawa ko, okay, binaliwala ako sila. Okay? Naniniwala ako sa sarili ko na yung ginagawa ko, tama. Naniniwala ako na mag-work. Okay? So, yung gagawin mo, kung mayroong mga dream stealers na nasa paligid mo or nararanasan mo ngayon, okay, I have 3 tips for you. Unang-una, iwasan mo. Okay? Pangalawa, hayaan mo. Pangatlo, just believe. Tandaan mo yung tatlo na yan dahil facing your dream stealers, okay, arguing with them, okay, will just attract negative thoughts sa iyong business. So, makakapagdagdag yan ng mga emotions na maaaring ma-depress ka, ma-stress ka, or tumigil ka na sa iyong online business. So, ang magagawa mo doon, okay, hayaan mo sila or iwasan mo sila and just believe na yung ginagawa mo, okay, mag-work, ang ginagawa mo is magiging successful ka. Okay? So, remember that, and I hope marami kang napulot sa short video na to. And kung meron kang katanungan, okay, comment ka lang sa baba and I will answer it as soon as possible. Okay, so this is Armas once again. See you in my next video.